sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. At dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Chris Aquino at Margarita Tingting Kwangko. Sinisingil na ng taong bayan hingil sa ninakaw nilang mga alahas di umano ni Ginang Imelda Marcos. Chris at Tingting Kwangko, sinuot pa ang mga alahas ni Ginang Imelda Marcos sa isang high-profile magazine. Pero ngayon ay hindi na niya ito makita sa publiko. Miss Lita Gadi, kayang patunayan ang mga pagnanakaw ng mga Aquino at Kwangko sa Malacanang. Pero bago ang lahat, mga kachika, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH New, Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo sa kanya guys. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, isang malaking pasabog na naman ang ginawa ni Miss Rita Gadi matapos niyang sabihin sa kanyang vlog na isa si Margarita Tingting Kwangko na hipag ni Cory Aquino na pumasok sa Malacanang nung umalis na ang mga Marcos para ipatapo ni Cory sa Hawaii. At nang makalabas na si Cory ay may mga daladala na itong mga suitcase. Napabalita pa nga na paulit-ulit na ang pinaalahanan ni Ginang Imelda Marcos ang PCGG tungkol sa mga nawawala niyang alahas. Imelda Marcos likes to remind the Sandigan bayan in the PCGG that during her trial in New York, an official of Cory Aquino's government, Chito Roque, testified that the several pieces from her collection were taken from the Marcos bedroom in Malacanang in 1986. And had been missing from the government's inventory ever since. Imelda said on the record that 34 Louis Vuitton suitcases were taken from the palace without proper authorization and inventory by Mrs. Tingting Kwangko, the sister-in-law of Cory and the aunt of Noynoy. These serious charges, which are based on a court testimony of government official, were never investigated. During the People Power Uprising, Imelda said, her jewels were removed from Malacanang without any legal warrant. No functioning government was in place when the palace was looted. No independent accounting of jewelry was made. The Aquino government claimed that the auditors were present when the jewels were removed. But we are speaking here of the in-between period when things were still in flux. Pieces of Imelda's jewelry were allegedly taken to Hong Kong and reset with inferior substitutes deposited in the central bank to replace them. The pillage is said to have an occurred while the yellow-clad multitudes were out on the street, sewing under the showers of confetti. End quote. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento. At ayon pa sa kanila, kaya pala ayaw nilang pabalikin si PBBM sa Malacanang para hindi mabulgar ang pagnanakaw nila. Thanks Lord, nakabalik sila. Talagang panahon ang tunay na magsisiwalat ng totoong katotohanan kung sino ang mga gumawa ng kasamaan sa bansang Pilipinas at sa mga mamamayan nito. Unti-unti nang malilinawan ang tunay na naganap sa pagitan ng dalawang pamilya kung sino ba ang tunay na tapat sa sambayanan at sa tao. Mabait talaga ang Diyos. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Matagal na sana tayong maunlad kung hindi pumasok ang masama, mga pansariling layunin ang gusto sa lipunan. Salamat mahal nating President Duterte at higit sa lahat, salamat sa ating Panginoong Diyos. Mayroong kasabihan na sinong pumapatok-putok ay siyang mangingitlog katulad ng mga taong sinungaling at magnanakaw
ay siyang nagrereklamo at maingay, ay siyang may gawang kasamaan. End quote. Pinakakalat po nila ngayon na siguro nakita niyo na to. No? Yung pong video na si Pangulong Marcos, yakap akbay niya yung bata, na yakap-yakap niya, no? Yung mga malisyosa pong naglabas nito, sinasabihan na child abuse. Nagsalita na po yung nanay. Tumakbo po papunta kay Pangulong Marcos yung bata. Yumaka po kay Pangulong Marcos. Para malisyahan nyo po, nasa stage po sila. Alam nyo po yung, hindi ko maintindihan, no? Napakamalisyosong, ano, no? Nakita niya na video na si Pangulong Marcos, yakap-yakap yung bata, yung kamay medyo. Sa tingin nyo, sa stage, ha? Yung bata gagawa ng ganun? Hindi ko maintindihan. Panoorin nyo po yun para maano. Wala pong mali siya yun sa bata yun, no? Bata po yun kung saan nahagip na ng Pangulo. Nang yakap, o akbay ng nakaupo ang Pangulo. Inakbayan ng Pangulo yung bata. Yung akbay na pambata, yung para bigyan nyo ng malisyoso. Malisyoso one. Okay. Hindi ko makuha yung ano na yun, yung akusasyon na child abuse yun. Ano naging child abuse yun? Hindi ko po makuha kung ano yung gustong palabasin, basta makapanira lang talaga eh, no? Okay, ito po ang ito nakakatawa po tong mga tweet nito, no. Sabi to, grabe ka PBBM. Pabahay sa Valenzuela, pabahay din sa Malabon. Tapos pwede nang daanan ng NLEX, SLEX, connector phase 1. Dahan-dahan lang po, baka matigok yung mga anti-Marcos. Alam niyo po, naalala ko lang yung ano, no, yung inano natin na yung agila, no. Lumipad lang siya na mataas, tapos yung uwak na tumutuka sa kanyang liig. Eh, hindi na po kinaya yung pressure ng hangin doon sa taas, kusang bumagsak at kusang natigok. Ganun po yung ginagawa ng Pangulo, eh, no? Kakaiba po siya kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, tsaka yung kanyang anak na si Sara Duterte, tirahin nyo ngayon, may balik kagad yan, matik. Si Pangulong Marcos, parang agila lang, hindi sumasagot sa pagtuka ng uwak sa kanyang liig. Ang gagawin niya lang, lilipad siya na mataas habang naroon yung uwak. Tumutuka sa kanyang liig hanggang sa mataas na at hindi na kaya ng power ng uwak. Pusa na lang malalaglag. Ganyan po ginagawa ni Pangulong Marcos eh. Ah, marami ba kayong sinasabi? Ah, tungkol ba sa ano, asukal? O eto pabahay? Pucha, lahat ng nabiyayaan ng pabahay na yan, sa tingin nyo ba, yung may pabahay na yung nabigyan ng pabahay, sa tingin nyo, magagalit pa kay Pangulong Marcos yan? Hindi na. Malamang. Eh, pangkriminalidad na utak. Yung, ako po, sa totoo lang ha, kaya po ako tuwan-tuwa eh. Nung nakadaan po ako sa Skyway, naranasan ko po talaga yung sabi ko, nakita niyo naman niya, may vlogs ako niyan eh. No? Nakita talaga ng tao na, ramdam mo yung biglang ginhawa. Oh, hindi mo talaga makakalimutan yung first time mo yung first time ko pong umakyat sa Skyway at doon dumaan na wala nang traffic na daanan. Pagbaba mo, dolomite na. yung sinasabi natin na hindi na kinakailangan ni Pangulong Duterte na may mukha siya ron sa Skyway na yun. O makipagbakbakan yung kanyang mga followers na kay Pino yan. Hindi kay Duterte yan, kay Pino. Wala kaming pakailam eh. Alam namin, dumaan kami ron, panahon ni Duterte. Mm-hmm. Si Hodang kanino pa yan. Ang importante, nagamit namin yan nung panahon ni Duterte. Yun po yung feeling. Yan, dadaan sa connector, yung kung first time sigurong mapapadaan ka dyan sa connector na yan, na minuto lang yung magiging travel mo, mararamdaman mo po yung proyekto ng pamahalaan. Yun po yung sinasabi ko. Siguro yung first time na nakadaan ng Cebu, Cordoba, no? Pucha, ganun siguro may isip niyan. Pag ako po natapos, naranasan ko po kasi yung napakatagal. Ha? Yung Davao papunta ng Samal Island. Naranasan ko po yung napakatagal. Hindi po yung barge. Pag nakasakay ka sa barge, okay na eh.
yung sasakay ka sa barge, yun po ang napakahaba, napakatagal. No? Tapos, 5 minuto lang, nasa kabila ka na eh. Siguro pag nadaanan ko na yung tulay na tinatayo ng Samal at Davao, mararamdaman, yun yung point ko eh. No? Pag yung mga proyekto, nakikita na, nadadaanan mo na, pag tayo po nakasakay ng unang sakay natin ng train na dumaan po sa subway, yan po yung sinasabi natin tunay na proyekto. Hindi po yan tokis-tokis. Kahit na anong tokis ng mga dilaw na pinakamaganda ng panahon ni Pinoy, malulula ka sa mga binibitawang pananalita nila sa media eh, na parang ang ganda-ganda nung panahon ni Pinoy. Eh putan, buhay tayo nun eh. Ang mga headline nun, Lola, nirape sa tulay, napagkamalang si Aramina ng isang adik. Huwag nyo kayong binubula sa mga panapanahon. Yun yung sinasabi. Eto po, pag natapos yung kaliwadam na yan, at biglang nawalan kayo ng, biruin nyo, no? Ang huli nating pagtatayo ng dam para sa Metro Manila, no? Panahon pa ng tatay ni Pangulong Marcos. 1960s pa. 69 yata, 68. Yung mga huling dam natin para sa Metro Manila. Yung Angat Dam na yan. Pero yun, ilang presidente, walang naitayong dam. Tapos iisipin nyo, ano yan, biglang dumadami yung tubig sa Angat at saka sa La Mesa Dam. Eh kahit na po anong pangako ng kung sinong politiko, hindi po malulutas yung problema ninyo dahil walang source ng tubig. Hindi po ba? Yun yung sinasabi ko eh. Mararamdaman nyo po yung mga proyektong yan. No? At mawawala na po na silbi yung mga ataka-atake. Kahit ngayon, eh, binabalibag pa rin yung sinasabi na mahal ng sibuyas, mahal ng sibuyas. Eh, mura na sibuyas. Mura na sibuyas, late ka ng 2 buwan sa pag-atake. Kaya po yan, tama yun eh. No? Different style. Pero still, ang importante, tinutuloy. No? Imagine ninyo, ang ganda na, may hinukay na. Na mga unang istasyon, nahukay na sa panahon ni Duterte, yung subway. Tapos hindi itutuloy ni Lenny dahil sabi po, tiyabit na, tutuloy yan, importante sa atin, bisikleta. Alam niyo ba yung bill ni Lenny? Kaya natatawa ko nung pinakikinggan ko nung kampanya. Eh, dapat naman daw, tao naman daw yung bill. Kaya gagawin niya naman daw yung mga bike lane naman. Ang lalaki ng mga proyekto ni Pangulong Duterte. Bike lane. Sabi ko, malamang sa hindi, pag nanalo to, hindi matutuloy yun. Yung hukay na para sa putya, tabuna na natin yan. Bitay naghukay. Di maunawaan yan ni Lenny. Masabwe. Di niya kayang unawaan yan. Pang maliitan eh. Oh, real talk po tayo. Ano po ang natatandaan yung proyekto ng Vice President ng Pilipinas? Wala. At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.